So guys, ito yung urea na ginamit namin. Yan po. Nabili kami ng 10 kilos nito. So, guys, may snow dito sa amin. Tingnan mo. Ang ganda ng snow, guys. So, ito po yung urea, guys. So, punta na kami sa farm. Good morning, good morning, good morning, maayong maayong bunta guys, and welcome to Eva's Vlog. And today I'm going to add fertilizer on the okra. So I'll show you guys, tumubo na sila guys, medyo kahit ko na rin, joke. Now, naging matangkad na sila guys, so ipapakita ko sa inyo ito. So yan na po sila guys, so malalaki na po na sila at makikita nyo rin yung mga damo, tumutubo na rin. Remember yung unang yung pagtanim ko talagang malinis yung area, ngayon tumubo na rin ang mga damo. So need to clear the weeds guys, need to pull out all the weeds, so and give this to the goats. And yeah, so it's a busy day for me and thanks kasi di ako ngayon at makapag alaga ako ng garden po. So na-miss na ako ni okra guys. So tingnan natin kung okay ba kayo mga okra. Okay ra kak okra. So okay ra sila guys. So need na sila og fertilizer. So ipapakita ko sa inyo po guys yung fertilizer. So ito lang yung tinawag namin na urea. So hindi to gamot guys ha. Ano to? Pampataba talaga ito ng okra. Bakit gumamit kami nito guys? Because it's been a long time that this area vacant for a long time, and I supposed to add some organic before planting the okra, but since we're busy and a lot of happenings, troubles in life guys happened, so that's why we sort to plant it right away. And now gagamitan natin ng urea, then after this guys, and after 1 week I will add also some fertilizer, organic fertilizer from the poop of the goat. So tingnan natin guys kung anong kakalabasan ng farming natin sa okra. So may mga papakita ko sa inyo guys. So may mga piniste ng uod guys, oh look at niya. So need, so ang gawin lang natin nito, hindi ako gagamit ng pesticides, maghanap ako ng paraan. Or guys, you can comment ano pong magandang gawin dito sa okra na nagkaroon, oh talagang may sakit siya guys. So need help po sa inyo yung mga farmer diyan, or mag-ano ako sa mga group namin sa Facebook kung anong magandang solusyon nito. Same here also guys, oh nagkakaganito, at yung iba hindi nakatubo ng maganda, pero tingnan natin kung ano ang maging epekto ng fertilizer. Medyo mas ang nangyari, baka nangyari nito guys, mas natabunan ko na maraming lupa kaya na late siyang tumubo. At ipapakita ko some area here, oh look at, oh ang ganda, ang ganda ng tubo guys. So thank you Lord kasi binigyan kami ng magandang tubo nito. May mga ilan-ilan lang na mga kinain ng uod, pero gagawa natin ng paraan. At itong mga damo nito, so yan, papakain natin yan sa goats. And this one, hagunoy guys, tambal ni sakuan guys sa mga sama, dili ni iparailo, kaya ang nailan sa uban, gagabitin to pang ilo. And there's my backup. Say hi kuya. Hi. Welcome to Eva's Vlog. Yeah, so I will add fertilizer kuya. So, can you hold the camera? Yes, ako mag-coconut tree. Oya mo, purot coconut. Purot, purot na coconut din. Pag coconut. Yeah, okra is coconut. Yes, that's the okra. I'm starting to okra. Okra is only a... You use white asin? No, it's not white asin. It cannot, ha? It's poisonous. You cannot eat this one. This is... Ini what? Oh, this is... Too big, na? Yeah, this is urea. And po lulu okra, matay lang ha. No, oy. So guys, this is the white asin. White asin. No, it's not white asin. It's a urea. What do you call this one? Urea. Wow. So I will add. So estimate guys, wag masyadong malapit sa okra para hindi matunaw or malanta itong away. So papakita ko sa inyo guys. Ito yung dapat, oh. Yan. Oh. Yan, away na yan. So
Yan na po, magandang paraan. At next, so, kung na lang maghawak ng camera, guys. And I will let this kid go back to the Paw Patrol. Go back to Pops now. Alright. Say bye-bye. Bye-bye. Yeah, yung mga bata, guys, mahilig talaga manood ng TV. Yes, don't step on the okra, please. So, simula na tayo, guys. So, ang gagawin ko nito, ito lang. So, after ko ipapakita. So, ito na. Saan na yung iba, guys? Sabi ng ate ko, hindi masyadong marami. Yan. Malayo yan, guys, ha? Oh. Matipid. Matipid ako sa budget sa paglagay ng okra. Kasi marami kaya to, guys. 1, 2, 3, 4 plots. At 10 kilos lang nabili ko. Walang budget, pero yon. Yan. Sabi, away. Away from the stem. Kuy, naluloka, guys. Ito. Add na po. Yan. Yan. So, hindi masyadong malapit sa gamot. So, ito yung mga kinain ng kauuran. O, tara. Malayo, guys, ha. Ito, o, na malapitan man. So, yan. So, may mga area talaga, guys, na hindi tumubo yung okra. So, ito. Parang naging late bloomer sila, guys. Ito na, oh. Oh, may mga poop naman ng organic fertilizer yan, guys. Malayo talaga yan sa kanilang gamot, guys. So, yan lang. Yan. So, guys, thank you for watching. So, ang gagawin ko, ilagay ko lang kayo dito. Guys, hindi masyadong mabibigatan ka sa urea. So, good technique to, guys. Yan lang kayo ng maliit na. Guys, welcome back. Natapos ko na po yung isang plot o hilera. Nakahilerang okra dito. So, pakita ko sa inyo, ha. So, yan na po sila, guys. Ikita mo. Matirik na ang araw, guys. So, nakalagay. Meron na silang mga fertilizer, guys. Ayun sila. Happy na sila, guys. So, away from the roots talaga, guys. Ang ginawa ko. Uy, buti, oh, nag-inspect tayo. Meron ako na overlook. At, ito yung mystery, guys. Ang dami. So, ito, mabuti. May mga, sa isang hanay kasi, guys, may hindi talaga naka-survive. So, ito, gagawin natin. I-transplant natin to sa mga empty or bakanting pagtamna natin, guys.
So, give you example ha. So, ito, ang story niyan, napandol ko guys ba, nadapa. So, yung mga seeds, tumapon. So, hindi ko na pinulot, hinayaan ko sila at good. Nabuhi sila guys, thanks for the good. Dito naman guys, oh, see, empty yan. So, may mga empty. So, dyan, i-transplant natin sila dito para maganda rin tingnan. So, ito, nakahanay na sila. Yan. At, ito pala, icebreaker guys ha. Ito, lakatan na banana to guys. So, kakatanim lang nito. At, doon rin meron sa ubos, sa ibaba meron din. So, proceed na ako guys. So, ilan, may hindi ako nalagyan ng abono. So, guys, so, iyan. So, the rest, okay na. Hanggang doon yun guys, sa dulo. So, continue na ako guys. And, thank you for watching Eva's vlog. And, please support my channel. And, yeah, I will set up a Patreon account guys. So, I'll just process my bank account for my PayPal so that whoever wants to support my channel, so you can, it's from your heart. So thank you for watching guys, and please do a comment also guys for what happened to the okra, what are the possible causes why those leaves are having holes, a lot of holes. It's a mystery guys, so who's the suspect for this one? Okay guys, thank you for watching, and please don't forget to leave a comment, give a thumbs up, and please subscribe Eva's vlog, and thank you for watching. See you on my next vlog. Bye bye.